mayag, sige panagtalk, at di kayo na-inform na ngayon ay halimaw na yung batang uhugin. Kung gusto mo ng extra income kahit wala kang ginagawa, ay para sa iyo ang video na ito. Disclaimer, lahat ng impormasyong nabanggit sa video na ito ay pawang opinion ko lamang at hindi po ako isang financial advisor at hindi din po eksperto pagdating sa mga bagay na ganito. Ang i-share ko sa inyo ay isang crypto cloud mining kung saan ay pwede kang magmina ng mga crypto ng libre araw-araw. Kung interesado ka naman ay pindutin mo na lang ang link dyan sa may description box o di kaya sa may comment section para madirect ka na dito. Once na click mo ang link ay dito ka madidiretso sa ano nila, sa page. Then pagkatapos ay pindutin mo lang ang get started o di kaya ang sign up para makapag-registered ka na. Bali, ang gagawin lang natin dito ay magre-register tayo after magla-login. Pagkatapos, i-activate lang natin ang ating mining ano para makapag-mina tayo. Tapos, papabayaan na natin siya. Once naka-login ka na, dito ka mapupunta sa dashboard nila. Kung may mga katanungan naman kayo, ay pindutin nyo lang ang FAQ o frequent asked questions para masagot yung mga pwede nyong itanong kasi dyan lahat may sagot na naman. At then, ipapakita ko sa inyo yung minimum withdrawal dito bago tayo magkapag-withdraw is ito lang. Pindutin nyo ang ano. Wait, yan. Kung makikita nyo, yan yung mga minimum withdrawal ng lahat ng crypto na available sa platform na ito. Ngayon, para makapagsimula ka na mag-mina ay back lang natin. Pindutin mo ang mining. Kung makikita mo yung kulay green na parang battery, ay yan yung kumbaga power ng mga miner ninyo. Yan yung magbibigay sa inyo ng power para makapagmina kayo. So ang gagawin nyo lang is pipili kayo ng ano crypto na gusto nyong minahin. Kung kunwari BTC, ganyan, Ethereum. Ang gagawin nyo lang is kung nakikita mo yung ano, yung parang tuldok yan sa gilid sa may left side. Ang gagawin mo lang dyan is hihilahin mo siya hanggang sa maging 100%. Pwede mo din siyang i-divide sa lahat. Nakadepende naman yan sa'yo. Pero pang inirecommend ko is i-100% mo. Isa lang, isang crypto lang ang miminahin natin. Tapos dapat naka 100% kasi mas mabilis ang pagmimina pag nakapokus lang sa isang crypto ang ating power o ang battery. After mo siyang maset, kung saang crypto yung nag 100% ka magmine, ay pwede mo na siyang pabayaan, no? At mag-aantay ka na lang na mag-ipon siya ng pera para sa iyo. After niyang ma-hit ang ano, ang minimum requirements para sa withdrawal, ay pwede ka nang mag-withdraw. So ganun lang ang gagawin mo. Magre-register ka lang, tapos i-activate mo ang miner, then close. Aantayin mo na lang na ano, ma-hit niya yung requirements ng withdrawal para makapag-withdraw ka na. Ganun lang, kadali. Hindi mo siya kailangang bisitahin palagi, no? Halimbawa, nag-open ka ngayon, pwede rin after 1 week, a month, ganun. Hindi mo siya kailangang bisitahin talaga as long na na-activate mo yung miner mo. At kung gusto mo namang mas bumilis pa ang ano mo, ang pagmimina mo, is dyan na papasok yung magdi-deposit ka na o mag-i-invest ka na sa kanila. Pero hindi natin itatopic yan kasi doon lang tayo sa libre at pwedeng-pwede naman tayong kumita doon. Bali, in my case, mag 3 days pa lang ako nagmimina pero meron na kagad akong 10 TRX na namimina. So, mabilis din naman kahit paano ang libre. Huwag lang tayong mag-invest. Kasi masyadong risky pag nag-invest na tayo sa mga ganitong platform. Pakinabangan lang muna natin yung mga libre nila hanggang pwede. Pero ang pag-i-invest is malaking ano yon, question mark yon sa atin, no? So sa withdrawal naman ay pindutin mo lang ang withdraw. Paano mag-withdraw dito? Pag once na hit mo na ang minimum na requirements sa withdrawal ng ano crypto na napili mo. Bali, kada crypto is iba-iba ang minimum, no? Iba sa BTC, iba sa Ethereum, iba din sa TRX. Once na hit mo na, pwede mo nang i-hit. Kagaya sa akin, TRX ko, yung minimum niya is 150 TRX. Dapat 10 pala yung naiipon ko within magti-trade days. Hindi pa siya pwede, no? Ang kailangan mo lang gawin, ang ilagay is amount, tapos ang wallet. Then yun na, tapos na. And again, kung gusto mo mag-invest, invest at your own risk. Palagi kang mag-research, libreng-libreng mag-research naman, no? Huwag ka basta-basta mag-invest sa mga ganitong platform.